Pagpatuloy natin ang ating kwento. Kasalukuyang nakatayo at magkatabi sina Cloud at Tepa sa May Terrace. Malamig ang hangin, lalo pa't gabi na at idagdag mo pa, nakaharap lang nito ang dalampasigan. Ang mahinang tunog naman ng kantang Little Things ng One Direction na galing sa loob ng kwarto ay umabot sa kanilang kinatatayuan. May I see your tattoo? Cloud politely asked, breaking the silence between the two of them. Baka hindi mo man linawang makita. Sad naman tong si Tepa, sabay sulyap kay Cloud. My wife, hindi pa malabo ang mata ko. Umarap si Cloud kay Tepa. There's enough light coming from our room. At idagdag mo pa na maliwanag ang gabi. Here. Tepa extended her left hand towards Cloud. Kaagad rin naman iyong hinawakan ni Cloud. At naglakad siya papunta sa likod ni Tepa. Ipinatong ni Cloud ang kanyang kamay niya sa kamay ni Tepa. Dilan para magkatapat ang magkasing liit lang nilang tato. It perfectly fits with one another. Tepa stirs move down, confirming Cloud's statement. Tama nga ito. Ang ganda ngang tignan. Sa isip niya, kung ganitong tato pa nga lang ay kay ganda ng tignan kapag nagtatagpo ang mga daliri nila, ano ba kaya kung pareho na silang may singsing? Cloud's arms are like vines, now encircling Tepa's waist. His chin, just like what he usually does, is resting on Tepa's left shoulder. Cloud, di ba may business ka? Sabi nitong si Tepa, and she's trying to reach Cloud's face through her sight. Bakit parang wala ka namang pinagkakaabalan gaya ng inaasahan ko? O mali talaga ako sa pag-aakalang kapag businessman ka ay palagi kang busy? Honestly, some are busy talaga ako. Pero iba yung sakin. Pagsisimula niya, my business in America and my family there is the one who's managing it. As of the moment, hindi naman tumatawag sina dad to ask me dahil ang totoo, successful at matalino ang aking magulang sa larangan ng negosyo. Kailan mo naman balak bumalik sa ibang bansa, Cloud? I don't know when. And wala pa akong balak bumalik. Sagot nito, I have my money and I own this mansion. Moreover, my parents are giving me some money in my bank dahil sa kinikita ng business ko at family business namin. Hindi ko pa ata nasabi na maliban sa sole business ko, may shares din ako sa family business namin. He is slowly moving, swaying and getting into the tone of the song. He guided Tepa's body and let it pace him. While staring at Tepa's face that now has a wide curve being plastered, his big and not so callous hand landing on Tepa's wrist, his sweet shared his lips, exposing a very alluring smile that Tepa has been devoted to see and taste. He guided Tepa's hand onto his broad and fine shoulders, and thereafter, both of his hands gently landed on Tepa's wrist. They let their eyes meet at the center of their amorous gaze. Let's dance, Clouds mouthed. I already forgot when the last time I had a slow dance with someone. High school pa yata ako noon. We're already dancing, Cloud. She laughed and Clouds did the same thing. Ako naman palagi kaming sumasayaw ni tatay. Noong kabataan ko pa, maliban sa'yo, siya ang lalaking nakasayaw ko. While swaying and their feet were moving, their conversing Cloud have too many questions and there's something that's bothering him. Something going to happen. Tepa on the other hand, never thought she would experience something romantic. Well, every day is a romantic day because Cloud is like a sweet guy with a manly action that came from the golden age. What about your torpid and apathetic ex? He meant to belittle Tepa's ex. Does he even knows how to treat you like a lady, or he only see you as a toy? Tepa smiled bitterly. He doesn't know how to dance and he's a busy person, she explained, but honestly, he was a good boyfriend. He was the guy I thought I would be marrying with, not until he cheated on me. I know, Cloud responded. Huh? Tepa confused and his face is impossible to draw. What do you mean? Cloud felt that sudden dying of his throat. He wasn't able to answer Tepa in a minute because it was as he was caught off guard for an unknown reason. Muling tinignan ni Cloud itong si Tepa, sabay sabi, what I was meant is, what I figured out was right na hindi siya marunong sumayaw. Ibinalik niya ang kanyang kamay sa baywang ni Tepa. Naalala ko lang, di ba you caught your ex cheating? Sabi naman ni Tepa, oo, live action pa. They both laughed, but too bad for me kasi hindi ko nakita yung mukha na babae. Only his body figure. What? I thought you caught them. Bakit hindi mo nakita? He's too curious to know. Madilim din ba just like our surroundings every time where? Mahinang hinampas na Tepa ang balikat ni Cloud.
kaya hindi ito natapos sa pagsasalita. It's hard for Tepa to tell but she also wants to let Cloud know. After all, wala naman siyang plano para balikan ng ex niya. Palungkot na sabi nitong si Tepa, susupresahin ko sana si Elton noon. Ngunit sa halip na siya, siya ang masupresa. Ako ang nagulat. Napapailing na lang itong si Tepa. Elton's back was against the headboard. And on the top of him was a lady that was previously moving in an up and down movement. She gave out a sight again. I haven't seen her face but her loud womb was full of lust and pleasure. Elton's face's facial expression was full of hunger. Hindi ka ba niya nakita? Cloud voice cracked and his eyes became red. Nakikita niya ako pero bago pa huminto ang babaeng kakagalaw, lumabas ako. Hinabol ako ni Elton. Pero agad akong sumakay ng taxi. Luhaan na at palayo sa kanya. Her eyes started showering. Even Cloud's eyes dropped. Some bits of his tear. Pagkatapos nun ay tumawag si Elton sa akin. Ayun, kasalanan ko raw kung bakit kami naghiwalay kasi nga, dahil sa trabaho ko, wala kaming closure at wala akong plano para makipag-ayos pa sa kanya. Bigla na lang niyakap ni Cloud tong si Tepa. I love you, Tepa, Cloud said while tightly hugging her. As soon as their bodies separated, Tepa confusingly asked Cloud, are you okay? Bakit ka umiyak? Magkahalang pagtataka at awa ang nadaraman tong si Tepa. At bakas iyon sa tono ng kanyang pananalita. Naglakad si Cloud at napahawak sa may railing habang nakatingin sa labas. I pity you. And I felt your pain. He explained but Tepa isn't convinced. She thought it was just an excuse. She's thinking that Cloud is hiding something from her. Look at the star. They're so pleasing, right? Pag-iba ni Cloud ng topic. Umakbang na lang itong si Tepa papalapit kay Cloud habang ipinapako ang tingin dito. Oo, tama ka, ang ganda nga nalang tignan. Saad na lang ni Tepa habang nakatitig kay Cloud na nasa kalayuan ng tingin. Pagkatapos nun, pagsapit ng umaga, ay nahuli na naman itong si Tepa ng gising. Pagkamulat niya ng kanyang mga mata, ay wala na si Cloud sa igaan nito. Nang mapansin niya iyon, wala na roon. Inisip niya ang nasa kusina na ata ito at naghahanda ng makakain nila. Ngunit napawi rin ang kanyang iniisip nang marinig ang boses ni Cloud na nanggagaling sa tiris. I know, Tony, pero pwede namang hindi ka na tumuloy. Hindi alam na Tepa kung sino ang Tony na siyang kausap nitong si Cloud. Ngayon lang niya narinig ang pangalan nito at wala rin nababanggit nung si Cloud tungkol sa taong iyon. Oo, ilang araw na lang but I'm not excited. Ano kaya ang tinutukoy nitong si Cloud na ilang araw na lang? Bumangon na si Tepa at pasimpleng nagtago sa likod ng mahabang kurtina ng sliding door para makinig. Hindi naman sa ayaw kitang dumalo. My point is, you'll be wasting your time traveling here. Alam kong gahaman ka naman pero if I were you, hindi na ako tutuloy. Nagkakaroon ng idea itong si Tepa kung sino ang kausap nitong si Cloud. Ngunit hindi niya pa ito masabi. Makalipas lamang ilang minuto, ibinaba na ni Cloud ang kanyang cellphone at napasingal ito. Lumabas na rin mula sa kanyang pinagkakataguan itong si Tepa. At naistatwa itong si Cloud na makita siya. Samantala, nakangiti lang naman itong si Tepa at pagkaraay napahawak sa braso ni Cloud at ipinahinga ang ulo sa balikat nito. Sino ba yung kausap mo? Walang paligoy-ligoy nitong tanong. Kung mag-aalangan siya, hindi niya malalaman kung sino ang nakausap nitong si Cloud. Wala lang iyong, it was just my cousin Tony. Umakbay siya kay Tepa at sabay silang bumalik sa kwarto para dumiretso na rin sa paglabas. Hindi ba nasabi ko na sayo na he'll be coming on my birthday kaya lang gusto kong hindi na siya tumuloy? Ha? Bakit naman? Pagulat na sabi ni Tepa. Maingat sila ngayon naglalakad pababa sa may hagdanan. It's because I don't want him to see you. Nag-angat ng tingin itong si Tepa kay Cloud at nagugulan ito sa sinasabi nitong si Cloud. Don't get me wrong. He's a womanizer and I don't want him to feel something for you. Grabe ka naman, pinsan mo yun. Tumawan lang itong si Tepa. At ganoon din ang ginawa nitong si Cloud. I know him kapag alam niyang maganda ang babae, he's willing to do everything para mapasa kanya ito kahit pa ang babae mismo ang umaayaw. Tumango lang si Tepa, your mind and mind only, sabi naman itong si Cloud. Ayaw ko lang talaga na baka matipuan ka ni Tony. Pagkatapos nun, kakatapos lang kumain ni Tepa at ngayon ay iniligpit na niya ang kanilang pinagkainan. Si Cloud naman ay nasa labas at mukhang kinakausap na naman ang mga gwardya. Magsisimula na sanang maghugas ng pinggan itong si Tepa. Nang marinig niyang tumunog ang cellphone itong si Cloud na naiwan pala nito sa may mesa. May tumatawag. Kinuha niya ito kagad at pagkaraay lumabas para ibigay ito kay Cloud ang cellphone. Nang tingnan niya ito kanina,
Number lang ang tumawag kaya hindi niya alam kung sino itong tumatawag. Kung si Tony na naman ba ito o baka imang tao. Excuse me, napasulyap kay Tepa ang gwardya na siyang bubungad sa iyo kapag papasok ka pa lang ng mansyon. Asan si Cloud? Naku ma'am, kakaalis lang ni Sir. Mabilis lang naman iyon dahil yun ang sabi niya sa akin kanina. Natapos na nga ang katutunog ng cellphone itong si Cloud. At sabi naman itong Tepa, ganoon po ba? Inilapat ni Tepa ang cellphone sa kanyang dibdib. Sige po kuya, salamat. Bumalik na ito sa loob at bago pa man siya makapasok sa kusina, ay may tumawag na naman. Baka importante ang tumatawag. Kahit hindi para sa kanya ang tawag, wala siyang pagpipilian kung hindi ang sagutin ito. Cloud, masiglang sabi ng babae sa kabilang linya. Base kasi sa boses, malalaman mong babae ito. I'm so glad you answer my call. Who's this please? Iyon lang ang nasabi itong Stepa. Nasasamit kasi siya at nagdududa, lalo pa't babae ang kausap niya. At may galak pa ang pagtawag nito kay Cloud nang sagutin niya ito. Stop Tepa, baka kapatid niya ito. Uwi ka niya Tepa sa kanyang sarili. Gaga, huwag kang magselos ang OA mo. Dagdag pa nito sa kanyang sarili. Katulong ka ba ni Cloud? Iyon ang isinagot ng babae sa tanong niya at mukhang minamaliit siya. Napaisip tuloy siya kung boses katulong siya. Anyway, mukhang wala ata riyan si Sir mo. Sabihan mo na lang siya na tumawag ako. Sabihin mo Giselle ang pangalan ko. Napahawak na lang si Tepa sa kanyang leeg nang sabihin ng babae ang pangalan niya. Hindi lang niya matandaan pero mukhang narinig na niya ito dati. Hindi lang siya sigurado kung si Cloud ang nagsabi noon. Naglakad na lang siya papasok sa kusina para tapusin ang mga naiwang niligpitin doon. Habang naguhugas siya ng pinggan, naiisip niya pa rin ang babaeng tumawag. Ilang minuto ang lumipas at natapos na maghugas sa Tepa, bigla na lang bumukas ang pinto at iniluwa nito si Cloud na may dalang bouquet ng maliit na variety ng sunflower. You look so tense, bakit? Tanong ni Cloud habang naglalakad papalapit kay Tepa. Nanakupo sa tapat ng mesa. Tumayo ito at umiti sa kanya. Flowers for my wife. Tinanggap ni Tepa ang paborito niyang bulaklak at inamoy pa ito. Inilapag niya muna iyon sa may mesa at kinuha mula sa bulsa niya ang cellphone itong si Cloud at inabot niya iyon kay Cloud at mukhang natutunugan ni Cloud na ang dahilan ng hindi maiguhit ng mukha ni Tepa ay dahil sa cellphone ito na may tumatawag. Malakas na kumakalabog ang dibdib ni Cloud. Napalunok na lang siya. Someone called, napapangiting sabi ni Tepa. Itinitago niya ang selos na kanyang nararamdaman. Ha, sino? Mas lumapit si Cloud kay Tepa at masuyo niyang hinawakan ang magkabilang balikat na Tepa. It is Tony, right? No, nakahinga kagad itong si Cloud nang malamang hindi ang pinsan niya ang tumatawag. It was Giselle, sabi naman ni Tepa. Iyon ang pagpapakilala niya sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Cloud at hindi nakapagsalita. Iniisip niya kung may mga sinabi itong si Giselle dito kay Tepa at kung saan nakuha ng ex-girlfriend niya ang number niya. Pagkatapos ng mga pangyayaring iyon, napagpasya ni Tepa na lumabas muna. Mag-isa lang siya ngayon at kagaling lang niya sa may tattoo shop at ngayon ay pupunta siya sa sementeryo. Naisipan niyang lumabas mag-isa dahil dadaan din siya sa kanila. Ayaw niyang mas lalo lang kumapal ang uso kapag makita siya ng mga kapitbahay nila at makitang kasama na naman si Cloud. Hindi pa siya nakasakay ng taxi kaya naman naisipan niya muna maglakad. Maya-maya pa napansin niya sa kabilang bahagi ng kalsada ang sigaw na ginagawa ng babae na isang street sweeper. Nakaramdam siya ng awa hanggang sa nakita niya na lang na naroon na siya sa street sweeper at nakita niya ang malditang babae na sinisigawan ang street sweeper. Kung tumabi ka sana, hindi mo ako mababangga, sigaw ng malditang babae at idinuro-duro pa ang street sweeper. Narumihan mo ako at tumaray pa ito at dagdag pa nito, naaamoy ko ang baho mo, amoy pawis, palibas ay mahirap ka lang. At palungkot namang sabi itong si Tepa, mawalang galang na misa, umisaya na itong si Tepa at hinarangan niya ang babae kaya naman ang street sweeper ay nasa likuran na niya. Ay, wala ka pala talagang galang. Who are you? Mataray na sabi ng babae. Kakarating mo lang at para bang alam mong nangyari. A fictive match, stupida. Hoy, idinuro ni Tepa ang babae. Kung may stupida man dito, ikaw yon. Napapangisi na lang ang malditong babae habang binibigyan ng matalim na titig itong si Tepa. Alam mo bang nabunggo siya sa akin at halos dumikit na sa akin ang amoy niya? Sabi naman itong Stepa, ang arte mo naman. Nagtratrabaho yung tao tapos hindi sinasadyang nabunggo sa'yo. Kung ano-ano na lang sinasabi mo. At pagalit mong sabi ng babae, bakit magkano bang sweldo niyan? Baka nga piso lang iyan. Sa akin eh. Natawa itong Stepa dahil sa pagmamalaki ng mataray na babae. At sabi naman ni Tepa, hindi mahalaga ang sweldo ng tao o hindi kaya ay ang katayuan niya sa buhay.
Ang mahalagay ang pakikitungo niya at kaalaman niya sa pagrespeto ng iba. Napasingal itong si Tepa. You can't bring your wealth to heaven or hell once you die. Whatever, inayos ng babae ang buhok niya. Magsama kayo. Tumalikod dito at padabog na naglakad palayo. Natawa na lang itong Stepa dahil natauhan din sa wakas ang babae at napahiya sa ginawa niya. Kuya, ayos lang buba kayo? Tanong niya sa may lalaki. Oo, ineng, maraming salamat ha. Napangiti ito at ganoon din ang ginawa itong Stepa. Mas malapad nga lang. Tama ka talaga sa sinabi mo. Sa totoo lang, walang silbi ang yaman at talino ng tao. Kung hindi naman ito marunong makitungo sa ibang tao, pareho silang napasulyap sa babaeng nakasagutan niya lang kanina. Nang malayo na, biglang napagtanto ni Tepa na pamilyar ang babaeng iyon pati ang boses nito. Ngunit isinawalang bahala na lang niya iyon. Tara kuya, sumama po kayo sa akin. Ililibre ko kayo. Mukhang pagod na pagod kayo sa kakatrabaho nyo. Naku, huwag na. Tinulungan mo na nga ako kanina eh. Pagtatanggi ng lalaki na napausog pa dahil sa nahihiya ito kay Tepa. I insist po, gate ni Tepa. Sige na po, sakto at nagugutom na rin ako. Wala nang nagawa pang lalaki kung hindi ang sumaman lang kay Tepa at nagtungo sila sa may pinakamalapit na kainan. Habang naglalakad, napaisip si Tepa, sino kaya yun? Huli nang mapagtanto ni Tepa na nasabi niya pala. Ang alin ineng, tanong na lalaki, wala po. Iniisip pa rin ni Tepa ang babaeng nakasagutan niya kanina. Ang hindi niya alam, ang babaeng iyon ay si Giselle pala, ang ex-girlfriend nitong si Cloud. At kung ano pa ang masunod nangyari ay abangan nyo sa susunod nating kwento. Ipagpatuloy natin ang ating kwento. More than 20 men's call confronted her as she opened her cell phone. She just got home from the hospital and she accidentally left her phone at their house. Kaninang madaling araw kasi ay nakatanggap siya ng balita galing sa kanyang nanay na ang kuya niya ay bigla nilang nilagnat ng napakataas. She left the mansion without telling Cloud because he was still sleeping. Mang Eddie, the guard she once had a conversation, we drove her home. Aside from Cloud's car, there also a car in the garage. Mang Eddie knew where the key was. Tepa gave after knowing that the missed calls came from Cloud. She checked the time on her phone and intentionally saw the day today. It's February 14, Valentine's Day. She smiled and at the same time felt sad that she wasn't able to spend her day with Cloud. She was assuming days ago that Cloud will be treating her to somewhere far where they could enjoy each other, but and sadly, something happened. Pinindot na lang ni Tepa ang call button at ilang segundo lang ang lumipas nang nagring ang cellphone ni Cloud. Sa unang pagtawag niya ay hindi iyon nasagot ni Cloud, kaya iniisip niyang baka may ginagawa ito. Tinawagan niya ito muli hanggang sa makailang ulit, ngunit hindi pa rin ito sumasagot. She opened her messenger to check if Cloud have a message, and it did not fail her. Two messages were sent by Cloud. She immediately opened the message and could barely utter a word after she read Cloud's message and saw the picture attached to it. Napalunok siya na kaagad na sinundan ng pamumutla ng kanyang muka at pabagsak ng kanyang mga balikat. Inangkin ng buong sistema niya ng takot at pangamba. Muli niyang binuksan ang cellphone at binasa ang message ni Cloud. Just like a bubble, you quietly disappear. I called you how many times but I received no response. I went to your house but no one was there. Even your neighbor doesn't have any idea where your family went to. Tepa, why? The picture Cloud sent show his hand holding a necktie formed into a loop. There were written on the center of the loop, life. Hindi alam na Tepa kung nagbibiro lang ba itong si Cloud, lalo pat hindi niya inaasahan na may pagka-suicidal pala ito at emotional unstable. Kung aalis siya ngayon, may iwang walang tao rito sa bahay nila. Pero kung hindi siya babalik sa mansyon, baka kung ano ang gawin ni Cloud sa kanyang sarili. Ngunit, ang ikinababahala ni Tepa na baka may ginawa na si Cloud. Kahit madilim na, kaagad siyang lumabas ng bahay at sinisiguradong naisirado niya ito. Kahit pa desidido siyang puntahan itong si Cloud, mukhang ayaw makiisa ng tadhana dahil wala namang sasakyan. Naglalakad siya at ilang saglit pa bigla na lang may ilaw na nanggagaling sa likuran niya. Sinundan din iyon ng pagtunog ng makina ng sasakyan, kaya napalingon siya rito. Biglang pumara ang sasakyan nang nasa tapat na niya ito, at nang bumaba ang bintana nito, nakilala niya kung sino ang sakay nito. Mang Eddie,
may bahid ng pagkadismaya ang boses nito. Ma'am, kailangan niyo pong sumakay sa akin. Si Sir Cloud kasi takot ang namamayani sa mukha nitong si Tepa. In a split of seconds, she found herself sitting on the passenger seat and the car was ready to run. Where is Cloud? Her eyes went glossy. Kanina po iyon hindi lumalabas at sabi niya sa akin na ako na raw ang bahala sa magamit niya kung may mangyayari man sa kanya. Seryosong sad ito at nakapuko lang ang tingin nito sa may daanan. This is Cloud car. Mabuti at nakuha mo ang susi. Mang Edie's eyes dropped and his words were tumbling while he was talking. Napalingon ito kay Tepa at mukhang nahanap na niya ang mga salitang gagamitin niya. Kanina kasi, nagpunta siya sa inyo. Bago siya pumasok sa loob ng mansyon, ibinigay niya sa akin ang susi at sinabihan niya ako ng sinabi ko sa iyo kanina. Ganyan ba talaga siya? Pagtatanong ni Tepa, ano pong ibig niyo sabihin? Nevermind. Kaganan lumabas ng sasakyan nito si Tepa at nagpasalamat nang pumara si Mang Eddie. Hindi na rin niya hinintay pang pagbuksan sila ng ibang guard dahil siya na mismo ang tumulak sa gate. Halos matapilok si Tepa nang takbuhin niya ang hagdan. Pinihit niya ang busol ng pinto at mabuti dahil hindi iyon nakalak. Her eyes wander around the dusky and silent four corners. It sparkled towards the sliding door, hoping she could see the shadow being highlighted by the light coming from outside light, but there's none. She turned the switch on and it revealed a tidy room that has no sign of abrasion, no scratches, nor things being worn out. Cloud, she bellowed sweets on her face. Her loud voice echoed and still, she received no response. She has no idea with what's happening. She doesn't have an idea that Cloud is like this. She thought of places where they once made love aside on the bed. They shared each other's body in the restroom. She hastily went there and there was no Cloud in it. She screwed up her face and hopeless sat on the bowl. What's going on? And why I'm being like this? Lucifer! She cursed. She took a deep breath and washed her face. She laid on the bed and as her right hand extended on the side where Cloud sleeps, she felt something underneath the bed sheet. There's a note. She immediately took it and read it afterwards. If you're looking for me, you can find me at PR. Patiently waiting, your husband. Hindi niya alam kung ano ang PR. Ang tinutukoy nitong si Cloud. She glanced at the ceiling, tried to decode the initial. Paris Parking Pinoy Restaurant? PI, agad siyang tumayo at naglakbay ang tingin papunta sa isang nakasaradong pinto. Iyon ang pintong hindi niya pa nabubuksan. Ang pintong naglalaman ng mga kagamitan nang hindi niya pa alam. Ang playroom? Her nostrils flared as she stood up and started walking towards the playroom. She gently opened the door and her eyes flickered with amusement after seeing what's inside the room. A dinner date? She whispered while looking at Cloud, who's wearing a navy blue two-button suit. The two corners of Cloud lip quirked up as he stood up and took the bouquet that was on his lap. Smiling, Tepa moved closer to Cloud, and so as Cloud did. Happy Valentine's, my wife. He uttered and extended his arms to give the bouquet. Instead of accepting the bouquet, Tepa slapped Cloud. You think it was funny? She gritted her teeth. Surprised, Tepa. Grabe, para kang tangang nag-aalala at naghahanap sa taong lalagpas ng edad sa kalendaryo pero ang hilig pa rin sa laro. Tepa, Cloud's voice weakened. May pa-suicidal message ka pang nalalaman, wow ha? Tumaas ang kilay nitong si Tepa at nag-aapoy sa galit. Cloud, hindi ako nasusurprise sa ginawa mo. Ginawa mo kong tanga sa kakaalala sa'yo. Inilapag ni Cloud sa may mesa ang bulklak at hinawa ka ng kamay ni Tepa. I thought I can make you happy by doing this and kinuha niya pa ang isang kamay nito si Tepa at hinawa ka din iyon. This is the only unique way of surprising someone that I know, that I search. Tinanggal ni Tepa ang kamay niya mula sa pagkakagapos sa kamay ni Cloud. I know this is so immature but for you, I'm willing to be anything or anyone. Muling saad ni Cloud. I just want to make you happy. Tepa blushed and her agrees easily fade out. Marupok. Kailan mo pa ito pinagplanuhan? She went poker face. Since the first week of this month, he confessed. Is this the plan you're dying to tell me? The plan you're talking the moment you burst into tears in the car? No. He immediately answered. I mean yes. Tepa let out a better laugh. Gusto mong mapatawad kita? She crossed her arms. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito at kung sino ang kasabot mo sa ganitong plano. Naglakad si Tepa papunta sa may mesa saka umupo. Kinuha niya ang bouquet at ipinatong iyon sa kanyang hita. Sumunod din naman itong si Cloud at magkatapat na sila ngayon sa iisang mesa. Si Mang Eddie, si Nanay at ang kapatid mo.
pagsisimula ni Cloud. They were part of the plan. They pass forward, Chris. What? Paano? Hindi talaga totoong nagkasakit ang kuya mo. Napausog si Tepa at gumawa ng tunog ang pagkuskos ng upuan sa sahig. Umayag siya nang sabihin kong, "Susupresahin kita at ganun din ang nanay mo." Ang hospital na pinagdala ng kuya mo, alam din nila ang tukol dito. Cloud, hindi makapaniwala, sabi ni Tepa. Pati si kuya dinamay mo at paano mo sila nakausap at ganoon rin ang hospital. Madalas kang magising ng late kaya iyon ang nagiging pagkakataon ko para umalis ng mansyon. Ang tungkol naman sa hospital, napapayag ko umay-ari noon at ang attendant dahil kakilala ko sila. He tried to reach Tepa hand but Tepa was so quick to refuse Cloud. Paano mo napapayag si nanay? Binayaran mo ba siya? Magkano? Hindi ah, walang bayarang nangyari. So paano? I told her na tayo na. Her jaw dropped and her eyes wide open. What? Ang alam ko lang ay umamin ka pero Cloud, hindi ka naligaw at hindi kita sinagot. She said with disbelief. Or you assume as if I said yes because based on our verbal agreement, I am yours. No Tepa, tumayo si Cloud at nagtungo sa likod ni Tepa. Forget about the deal. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat na Tepa at walang kibulang naman itong si Tepa. Sinabi kong tayo na because I am expecting you to say yes this time. Napatingala si Tepa. Tepa, gusto kitang ligawan ngayon and I am hoping for a yes. A blush creep on Tepa's face. Her eyes went straight to the champagne. Take your seat, Cloud. Sinunod naman siya kagad ni Cloud. Forget about my furious reaction. I let your stupid surprise pass by. Pero this time lang ha. Cloud's face brightened and his mouth formed into a smile. Let's enjoy the night, Cloud. Tepa bit her lower lip, an indication. Happy Valentine's Day, my husband. At kung ano pa ang mga sunod na pangyayari ay abangan nyo sa susunod na bahagi ng ating kwento. Ipagpatuloy natin ang ating kwento matapos nga ang kaibang sorpresa nitong si Cloud dito kay Tepa sa Valentine's Day ay pagsapit ng ika-19 ng Pebrero ay kaarawan ni Cloud kaya naman may mga bisitang dumarating. Kayo po ba ang pamilya ni Mang Eddie? Sige po tuloy po kayo. Bunga ni Tepa sa isang may katandaan na babae at may kasama itong nasa 16 na taong gulang na babae. Tumango ang nakakatandang babae at pagkatapos ay pumasok na sila ika-19 na ng Pebrero at ngayon ang ika-31 kaarawan ni Cloud. May mga bisita na ang dumating, ngunit kaunti lamang dahil ang mga pamilya lamang ito ng gwardiya ng mansyon. I told you to just stay inside, Cloud said while smiling. Napalingon naman kagad si Tepa at nakita niya ang birthday boy na nakasuot ng kulay pulang Lacoste colored polo. Pwede mo naman silang kausapin once na makapasok na sila. Agad na napaakbay si Cloud kay Tepa na makalapit siya. Samantalang ipinaabot naman ni Tepa ang mga braso nito sa kanyang baywang. Masaya ako na nagbago ang desisyon mo tungkol dito sa birthday celebration mo. Nakangiting sabi ni Tepa habang nakatingin sa nakabukas na gate at halatang may hinihintay. Hindi ba nga ayaw mong magkaroon ng mga bisita? Well, it's because of you, gait naman ni Cloud at ipinatong ang ulo sa ulo ni Tepa. Bakit ako? You gave me the best Valentine's gift, remember? Nagangat ng tingin si Tepa at namula na naman ang pisngi nito na parabang kamatis. At sabi naman ni Cloud, and of course, it is because I was able to convince Tony not to be here. Kumuwala si Tepa sa pagkakahawak sa bewang ni Cloud at dinuro ito. Ikaw ha, mayroon ka atang sekretong tinatago o di kaya'y kawalang hiyaan na ginawa noon na alam ng pinsan mo. Kaya ayaw mo siyang papuntahin dito. Malakas na tumawa si Cloud dahil sa mga pinagsasabing tong si Tepa. My wife, I have no ex video o kahit nude picture at someone's gallery. Katwira ni Cloud na patuloy pa rin sa pagtawa. Samantala, natigilan naman si Tepa nang sabihin iyon ni Cloud. Lalo na ang salitang sex video may nabalik alaala sa kanya. Kaya naman ay napailing na lang siya. O bakit natigilan ka? Tanong ni Cloud. At malambing na hinawakan ang mukha ni Tepa. Anong natigilan? Sino natigilan? Tumawa si Tepa at ipinamukha niya kay Cloud na hindi siya natigilan kanina. Siguro may ginawa kang talagang kawalang hiyaan. Wala nga, gait ni Cloud. In psychology, kung ano raw ang ginagawa ng tao, ipinapasa o ibinibintang niya sa iba. Excuse me, wika nitong si Tepa na hinawi ang kanyang buhok. Malinis kaya ang konsensya ko? Niyakap ni Cloud si Tepa. Ona. Papasok lang sana si Tepa pabalik sa loob na may huminto na sasakyan sa tapat nila. Sasakyan iyon ni Cloud
na ipinamaneho niya kay Mang Kanor, isa sa mga gwardiya dito. Andiyan na sila, anunsyo ni Cloud, at napatingin si Tepa sa kanya saka ngumiti. Ilang sandali pa bumukas ang pinto ng sasakyan at iniluan na ng kapatid niya pati ang nanay niya. Ate, sigaw ng kapatid nito at tumakbo. Hiho, huwag kang tumakbo at baka madapa ka. Nag-aalang sabi ng nanay niya ngunit huli na ito dahil mabilis na tumakbo ang kapatid niya at niyakap siya. I miss you, saad ni Tepa at mahigpit na niyakap ang kanyang kuya. Bagay na bagay sa iyo, yung polo mo. Totoo, mas lalo kang gumugwapo. Pagsabat naman ni Cloud, dahilan para mapatingin sa kanya ang kapatid ni Tepa. Inalo mo pa ako, parang ikaw ang magbe-birthday dahil sa kagwapuan mo. Parang asong umiti ang kapatid ni Tepa kay Cloud, tuwang-tuwa sa tinatamasang papuri sa kanya. Boss Bayaw, ito ba ang bahay mo? Nanlaki ang mata ni Tepa sa itinatanong ng kapatid. Ano raw, Boss Bayaw? Tanong ni Tepa sa kanyang isipan. Napasulyap siya kay Cloud at naningkit ang mga mata niya habang nakataas ang isa niyang kilay. Napangisi lang naman si Cloud at itinaas baba ang kanyang balikat. Yes, Pogi, this is my house and you can freely visit here anytime you want. Napanganga ang kapatid ni Tepa dahil hindi nito maunawaan ang sinasabi ni Cloud. Ang ibig kong sabihin ay oo, ito nga ang aking bahay at kahit anong oras ay pwede kang pumunta rito kung gusto mo. Tepa, anak, pagtawag ng nanay nito. Lumapit si Tepa sa nanay niya at niyakap ito. Kamusta nay? Natawa ang nanay niya. Ano ka ba naman, parang hindi mo lang kagagaling sa atin noong isang araw para kumustahin ako? Ah, ang ibig ko pong sabihin ay ano po ang pinagkakaabala niyo kanina bago kayo sundin dito ng Mang Kanor? Ah, wala naman, pero bago kami dumiretso rito, dumaan muna kami kina Konoryo sa may sementeryo para bisitahin ang tatay mo. Sagot nito, nagkunot ang nuno Tepa, sino si Kanoryo? Ah, that's Mang Kanor, real name. Paliwanag naman ni Cloud. Wait, alam niyo po ang tunay na pangalan ni Mang Kanor? Napaawang ang bibig ng nanay ni Tepa sa tanong ni Cloud. Ano kasi, namawis ang kamay nito. Napakilala siya, oo tama, napakilala siya. Tumango na lang si Tepa at si Cloud. Nga pala anak, dito ba kayo nagtatrabaho ni Cloud? Pag-iiba nito ng sapan. Hindi po, agad na tugon ni Cloud. Our main office is somewhere far from here at kapag may hindi kami natatapos doon, dinadala namin dito kasama ilang empleyado ko. Pagsisinungaling nito, excuse me sir, sabay-sabay silang napalingon sa likuran at lumabas isang babae na siyang punong tagapagluto dahil sa bihis nito. Tapos na po ako magluto at nakanda na po ang lahat. Thank you Chef Arpon, wika ni Cloud. We'll be there. Tumalikod na ang punong tagapagluto at kaagad ding sumunod itong si Cloud. Naakbay-akbay ang kapatid ni Tepa. Nasa likod naman si Tepa at ang nanay nito. Tepa, totoo ba ang sinabi ni Cloud sa amin noong nakaraang araw? Na kayo na raw? Pabulong na tanong ng nanay nito. Opo nay, pagtatapat niya at bagyang napangiti. Naalala niya tuloy ang nangyari noong araw ng mga puso. Nga pala, pasensya ka na kung nakiisa kami sa plano ni Cloud na supresahin ka. Tumawag siya noong sumunod na araw at sinabing hindi ka raw natuwa. Napailing si Tepa dahil hindi niya inaasahang magsusubong itong si Cloud at kamusta ang mga katrabaho mo? Nagsitilian ba sila nang isupresa ka ni Cloud? Baka maiinggit sila dahil naging nobyo mo ang boss niyo. Katrabaho? Tanong ni Tepa at uli na nang napagtanto niya ang naisabihin ng nanay niya. Sabi ni Cloud, sa trabaho niyo karaw niya sinupresa. Saan ba talaga? Ah oo, doon sa workplace namin. Pagsisinungaling na lang ni Tepa. Nainis ako kay Cloud noon pero napawi din dahil sa mga makukulit kong katrabaho. Nagsisigawan pa sila masakit sa tenga. Happy birthday Sir Cloud! Happy birthday boss! Long live Sir Cloud! Stay strong sa inyo ni Ma'am Tepa! Ilan lang iyon sa mga natatanggap na pagbati ni Cloud. Napapangitin lang siya at napapatangos sa mga bumbati sa kanya. Nasa pool areas lang ngayon, ito ang napiling venue ni Cloud dahil malawak naman dito at may mga ihawan para sa mga bisita niyang gustong gusto ang mga inihaw bilang pulutan. Saktong tanghalian ngayon, kaya alam niyang gutom na gutom ang mga tao. Magkatabi sila ni Tepa na masayang pinagmamasdan ang mga bisita niyang tumatawa. Dahil sa halip na siya ang bigyan ng regalo, siya pa ang namimigay. Lumapit sa kanya si Mang Eddie at kinalabit siya. Sir, hindi mo pa hinipan ang cake mo. Sad dito at itinuro ang mesa kung saan nakapatong ang two-layered cake niya. Excited ka lang atang kumain eh. Pagbibiro ni Cloud at nagtatawanan sila. Naglaro papuntang itaas ang usok matapos sipa ni Cloud ang kandila na cake niya. Nagpalakpakan pa ang mga bisita niya at muli naman siyang binati. Kainan na, sigaw ni Cloud at nagsipila ang mga bisita niya. Nagtungo sa gilid si Cloud at umupo roon.
Mag-isa lang siyang nakaupo roon habang pinagmamasdan ang mga bisita niyang kumukuha na ng pagkain. Si Tepa naman ay nilalaya ng kapatid nito dahil ang nanay niya ay nasa loob ng mansyon at nagbabanyo. Hindi matanggal ang malapad ng ngiti sa kanyang labi. Ito ang unang beses na ipinagdiwang ni Cloud ang kanyang kaarawan nang hindi kasama ang pamilya niya at may mga bisita pa siya. Madalas ay mag-isa lang si Cloud kung magdiriwang ng kaarawan sa Amerika at kung sa bahay naman nila roon, hindi maiwasang mang-iimbita ang mga magulang niya. Mga kaibigan ng pamilya niyang tulad nila ay nasa larangan din ng pagninegosyo ang mga madalas imbitahin ng mga magulang niya. Kung wala sigurong nangyari noong mga nakaraang buwan, baka roon siya magdiwang ng kaarawan niya. Napailing na lang siya at ibinalik ang tingin sa mga bisita. Walang magpaglagyan ang tuwa sa kanya dahil nakakapagpasaya siya ng iba at dahil na rin kay Tepa na nakapagpabago sa kanya. Sobrang lalim ng iniisip ah. Baka malunod na ako niyan. Pagbibiro ni Tepa nang bigla na lang sumulpot at umupo sa tabi ni Cloud. May dala itong platito na may piraso ng cake. Kala mo naman talaga ay ikaw ang iniisip ko. Pagbabalik biro nitong si Cloud. Anyway, slice of cake. Gusto mo subuan kita? Pag-alok ni Tepa, saka kumuha ng kaunting piraso. Ibang slice ang gusto ko. Cloud smirk ang Tepa, raise your right brow. At gusto ko ako ang magpapasubo sa iyo. Cloud, sigaw ni Tepa at mahinang hinapa si Cloud na napahagigik pa ng mga oras na iyon. Pagkatapos ng masayang birthday celebration nitong si Cloud, uuwi na po kayo, dito na lang kayo matulog. Alok ni Cloud sa nanay ni Tepa. Naku, kung pwede lang sana eh pagsisimula ng nanay ni Tepa. Kaya lang, hindi ko sinara ng maayos ang pinto roon dahil hindi naman namin inaakala na abutin kami ng sobrang gabi rito. Wala namang mananakaw roon sa atin ay nagtawanan sila dahil sa sinabi ni Tepa. Sige na, Tepa, Cloud, mauna na kami. Ako na po maghahatid sa inyo. Sad ni Cloud at hinawakan ang braso ng nanay ni Tepa. Para sana sumubay na siya papunta sa labas. Huwag na, nakakahiya naman sa'yo iyo. At masyado ka na naming naaabala. Giit ng nanay ni Tepa sa kangmiti. Magpapati na lang kami kay Canorio. Sige po, nasa kanya naman ang susi ng isa pang sasakyan. Sad ni Cloud at namulsa. Ate, hindi ka ba sasamang umuwi? Tanong ng kapatid ni Tepa na nangihina dahil inaantok na ito. May trabaho pa si ate bukas eh. Bibisita na lang ako kapag nakalibre ako ng oras. Tugon ni Tepa sa kaniyakap ang kapatid. Maya-maya pa nagtungo na sa labas ang nanay at kapatid niya. Sumunod sila Cloud doon para tignan naman ito. Mang Canor, ingatan mo sila ha. Bili ni Cloud bago pumasok ng sasakyan itong si Mang Canor. Bye ate, masiglang sigaw ng kapatid niya at kumay-kaway pa ito bago tuluyang maisara ang pintana ng sasakyan. Nagliwanag ang sasakyan matapos i-start ang sasakyan. Ilang sandali pa umandar na ito at nawala na sila sa paningin nila Tepa. What time is it? Tanong ni Cloud kaya naman napatingin si Tepa sa kanyang relo. 9:30 pa lang. Tara, let's get inside. Wika ni Cloud. Mang Eddie, pakisira na lang ng gate. Tahimik na nasa loob ng bahay, maging sa pool area, hindi tulad kanina. Kagaya kasi ng mga magulang ni Tepa, nagsiuwian na ang mga pamilya ng bawat car dito. Maaga pa naman ang oras. 9:30 pa ng gabi para sa may-ari ng bahay pero para sa bisita, mas late na ito sa alas 12. Aren't we going to eat? Tanong ni Tepa dahil napansin niyang papunta sa may hagdanan ang direksyon ng paglalakad ni Cloud. May kakainin din naman tayo sa itaas. Pagbibiro ni Cloud kaya naman, napataray si Tepa. Grabe naman makataray, parang hindi nagugustuhan. Gutom lang yan Cloud, pag-iba ni Tepa ng usapan. Baka nakalimutan mo, hindi ka nakakain ng maayos kanina dahil mas nag-enjoy kang pagmasdan ang mga bisita sa halip na kumain. You're right, ngumiti si Cloud at nag-thumbs up dito kay Tepa. Wait, I'll just get something upstairs. Sama na rin ako, saad ni Tepa? Kukuha ako ng sweater dahil nilalamig ako. Bakit sweater? Pwede naman tayong magpainit sa taas. Gutom ka nga lang talaga, natawang sabi ni Tepa at inunahan si Cloud sa pag-akyat. Tinakbo naman ni Cloud ang hagdanan para habulin si Tepa. May wife, sige na. Nakangiting sabi ni Cloud, sabay hawak sa namumulang si Tepa. Birthday gift mo lang sa akin. Fine. Tila nagpapakyut na saad ni Tepa. Yes, sigaw ni Cloud na napangiti at iginagalaw ang kanyang siko dahil sa tuwa. Nasa loob na sila ng kwarto ngayon at pareho silang naghahanap ni Cloud ng digital video disc at flash drive dahil sa panonoorin nila. Naisipan kasi ni Cloud na bago ibigay ni Tepa ang regalo na gusto niya, manunood muna sila nang nakakapagpainit lalo sa kanila. Kapag wala tayong mahanap, wala rin regalo. Nanunod yung sabi nitong si Tepa saka ngumisi. Si Cloud naman na nakadapa na dahil sa paghahanap ay napailing at tumawa na lang.
Anong silbi ng laptop, cellphone at internet connection dito? I'll find ways. Habang pareho pa rin abala sa paghahalungkat silang dalawa, bigla silang napasulyap sa may pinto. Nang makarinig sila ng katok, ako na pagbubulunta rin Tepa dahil mas malapit siya sa may pinto. Mabilis namang tumayo si Cloud. No, ako na. Magkasabay na lang silang lumapit sa may pinto. Nagtitigan muna silang dalawa at ngumiti bago pihiti ni Cloud ang busol ng pinto. Pagkabukas nila, isang nakangiting lalaki na may hawak pang maleta ang tumambad sa kanila. Surprise, Insan! Happy birthday! Bati nito, hindi nakaimik si Cloud at naningkit ang mga mata niya. Tony, mahinang sambit niya. Natudaman itong si Tepa na sinundan ng paglaki ng kanyang mga mata at bahagyang pag-awang ng kanyang bibig. Elton, hindi makapaniwala nitong sabi ngunit walang boses na lumabas. At kung ano pa ang mga exciting na mangyayari ay abangan sa susunod na mangyayari sa ating kwento.